Itong pag-aaralan natin mga boss, ito po yung why concrete slab cracks. Bakit po nagka-crack yung flooring o yung slab? Ayan po yung pag-aaralan natin sa video natin ito. Napaka-importante po nito, no? Kung may balak po kayong magpagawa ng bahay, kailangan po tutukan nyo itong problema ito kung bakit po nagbibitak itong sahig, no? O yung flooring natin. Importante rin itong topic natin ito mga boss sa mga estudyante sa engineering, sa mga nagtatrabaho sa construction. Kaya lang mga boss, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang dahilan mga boss, no, kaya nagka-crack yung slab o yung flooring. Pinsan kasi mga boss, pag magpapagawa tayo ng bahay, yung konkreto minamanual lang natin pagka imimix o hahaluin. Minsan mga boss, yung paghalo ng konkreto hindi po tama o hindi pa po maayos, binubuhos na. Ayan po yung isang dahilan kaya yung flooring natin nagkakrak. Ang pangalawa mga boss, no, ang nangyayari yung grade ng concrete minsan mga boss, mababa. Minsan na dapat yung grado ng concrete na ibubuhos dapat M20 or class AA. Ang nangyayari, ginagawa lang siyang M10. Ayan po yung hindi dapat gawin, tinitipid yung halo ng konkreto. Bukod sa minamanual, tinitipid pa po yung halo ng konkreto. Yung pong slab, hindi po dapat tinitipid sa halo. Karaniwan po yan, class AA ang halo niyan. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang iba pang dahilan mga boss, no, kaya ang nangyayari nagkakakrack yung flooring mga boss. Minsan yung ipinalalagay na bakal, halimbawa grade 40, pagkatapos ang ilalagay lang mga boss yung mahinang klaseng bakal na grade 33. Kahit nasabihin nating magkasintabayan, hindi po dapat binababaan yung grado ng bakal. By the way, meron po akong isang video sa grade ng bakal, sana po panoorin nyo para kahit paano matutunan nyo po yung mga tibay ng bakal, no? Tapos ang isa pang dahilan mga boss, no, yung concrete cover ng bakal sa slab minsan manipis po. Hindi po sinusunod yung minimum concrete cover na 20 mm. Dapat po at least 20 mm yung minimum concrete cover ng bakal sa slab. Ang nangyayari pag mas manipis po siya, kinakalawang po yung bakal, yan po yung magiging sanhi ng pag-crack. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang iba pang mga dahilan mga boss, no, kaya nagka-crack yung flooring o yung slab. Pag gumawa po kasi tayo ng slab mga boss, maagang inaalis yung forma, hindi pa po ganong katibay o hindi pa po ganong tuyo, no, yung flooring, inaalis na po yung forma, no, ng slab o ng flooring. Yan po ay isang dahilan para mag-crack po yung flooring natin, no? Ang isang dahilan pa mga boss, no, yung dami ng tubig sa dami ng semento, yung water cement ratio, hindi nasusunod, no? O anong nangyayari pag sobrang dami ng tubig o kaya kulang yung tubig, isang dahilan po yan para mag-crack din yung slab, no, o yung flooring. Nagre-range po yan ng 0.4 hanggang 0.6 na litro ng tubig sa bawat kilo ng simento. By the way, meron din po akong isang video sa ratio ng tubig at saka ng simento. Sana panoorin nyo yun mga boss para matutunan nyo rin, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang iba pang mga dahilan mga boss kaya nagka-crack yung slab o yung flooring, factor din po dyan yung istansya ng bakal, no? Center to center. Minsan mga boss, pinalalagay na layo ng bakal o yung spacing, hindi sinusunod. Halimbawa mga boss, ang pinalalagay 200 mm center to center yung layo. Minsan mas malayo po yung nilalagay na distansya ng bakal, no? Ginagawang 300 mm center to center. Hindi po maganda yon. Kumbaga sa ano, natitipid po yung dami ng bakal. Huwag po nating tipirin yung dami ng bakal. Parang ito rin mga boss yun, no? Tinitipid yung dami ng bakal, no? Yung pagtipid ng bakal mga boss, lalo na po sa slab o sa flooring, hindi po maganda yan. Nagiging sanhi po yan ng pag-crack ng sahig o ng flooring.
Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang iba pang mga dahilan mga boss, oh, kaya nagka-crack yung slab o yung flooring, less curing of concrete. Minsan mga boss, hindi pa tuyo, no, yung concrete o yung slab. Ang nangyayari, ginagamit na. May posibilidad na mag-crack yan mga boss, no? Ang iba pang dahilan mga boss, yung due to grade of cement o yung grado ng semento, no? Ang iba pang dahilan mga boss, no, kaya nagka-crack yung flooring, no, o yung slab, masyadong malapad o yung masyadong mahaba yung suspended slab o yung flooring sa higher floor, no? May posibilidad pong mag-crack yan, no? Lalong-lalo na mga boss, no, kung mali yung pagkaka-structural design ng slab, no? Ang mangyayari dyan, may posibilidad na mag-crack yan. Kasi dinidesign mga boss yung dami ng bakal ng slab o ng flooring. Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin sa why concrete slab cracks o bakit nagka-crack yung flooring o yung slab. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo rin mga boss yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.